Hello po sa lahat ng nandito. Ako po si Ronalyn Lagata, 20 years old. Nakatira po ako sa Payatas. yung buhay namin sa Payatas hindi po ganun kadali. Kasi at the very young age, kailangan ko na po magtrabaho. 9 years old ako nung nag-start ako magtrabaho sa basura. Dahil yung Payatas, kilala siya bilang may pinakamalaking dump site dito sa buong Pilipinas. Yung mga tao po dun sa Payatas, sa basura lang din nagtatrabaho. Pero hanga po ako sa mga tao sa Payatas kasi ang tatalino nila at ang hardworking. Kasi sino po ba mag-iisip na yung mga basurang tinatapon natin na pwede pa pala nating i-recycle tapos ibenta ulit para kumita ng pera. Sa Payatas ko lang po nakita yung ganung bagay na hindi ko po nakikita sa ibang lugar. Sa Payatas po, 9 years old ako, nag-start ako ng trabaho sa basura. And yung pamilya ko po, hindi sila mayaman. Basura lang din po yung kinabubuhay nila kasi halos lahat po ng tao doon sa basura lang din. Then, may mga times na natutulog kami sa labas kasi wala kaming kuryente doon sa Payatas. Na-experience ko po na doon ako mismo sa isang street na natutulog kasama yung mga pamilya ko tapos yung mga kaibigan ko. Sabay-sabay kami doon natutulog. Then, dumating yung time na iniisip ko na parang sobrang hirap na yung nararanasan namin doon sa Payatas. Parang may time na ayoko na rito, gusto ko naman sa ibang lugar ako. Ayoko na magtrabaho, pagod na ako kasi marami na akong sinacrifice. Katulad na lang ng pag-aaral ko, sinacrifice ko yun para kumita ng pera, makapagtrabaho ako sa Payatas. Grade 1 ako, 9 years old na ako, nung grade 1 pa rin ako, tapos nag-drop out pa ako sa school. Nang 2 years kasi hindi kaya ng pamilya ko na pag-aralin ako. Then ginawa ko, bumalik na naman ulit ako sa pagtatrabaho ko kasi wala nang choice kundi yun na lang ulit. Magtrabaho na lang ulit, kumita na naman ng pera. Tapos sinasabi ko sa mama ko, sa parents ko na gusto ko naman mag-aral. Gusto ko rin gusto ko maranasan yung mga bagay na ginagawa ng karaniwang bata. Kasi nung bata ko, hindi ko naranasan na makipaglaro sa mga bata. Imbis na kada araw, gumigising ako 6 a.m. ng umaga, hindi para humawak ng ballpen, papel o pumasok sa school. Ginagawa ko, kada gising ko 6 a.m., kailangan ko na agad magtrabaho. So, hindi ko talaga naranasan makipaglaro sa mga kaibigan ko. And then, once upon a time, nakilala ko yung Fairplay. Si Coach Roy, yung football, na naging second home na rin para sa akin. Na hindi ko inakala na may mga ganyan palang tao na handang tumulong sa mga mahihirap. Then, unang beses kong mag-football, wala akong ideya sa sports, hindi ko nga po alam na meron palang ganong sports dito sa Pilipinas. Ang alam ko lang talaga basketball and volleyball lang yung alam kong sports na meron dito. Tapos nakita ko sila sa isang covered court dun sa Payatas na naglalaro. And galing ako nun sa work ko, tapos kasama ko rin yung iba kong mga kaibigan na street children din na nag-work din kasama ko. So, napadaan kami sa covered court. Pagdaan namin sa covered court, maraming tao, bata, na naglalaro, sumisipa-sipa. Tapos tinanong ko yung mga kaibigan ko na, ano yung larong yan? Sabi nila, ewan ko, di ko rin alam. Tapos, wala rin po kaming ideya kung ano talaga yung laro. Tapos, may isang bata doon na naglalaro kay Coach Roy. Niyaya niya ako na sumali ako. Sabi ko, hindi nga ako marunong maglaro niyan. Paano ba gawin yan? Tapos, naalala ko nung time na yon. Di ba po pag-football, mga goals yung mga dapat na nandun? Pero yung ginagamit po nila, chairs, dalawa. Tapos nagulat ako, sabi ko, ano to? Ano pa yung parang yung mag-uunahan sa chairs, tapos uupo? Ano ba yun? Ha? Trip to Jerusalem. Kaya nakala ko po ayun yung nilalaro nila kasi may chairs doon. Tapos may biglang bola pala, nagsisipa-sipa sila doon. Then, hindi pa rin po ako pumayag na maglaro noon kasi hindi ko talaga kaya. Tsaka shy type po ako noon. And then, dahil galing kami sa work nun, gutom na kami, nagulat kami nung nagkakapilahan na may isang one line na sobrang haba ng pila. Tapos yung nasa dulo si Coach Roy,
Tapos may bagay na binibigay sila noon. Tapos sabi ko sa kaibigan ko, ano, boy, tignan mo nga kung ano yung binibigay nila, baka pagkain na yan. Tapos ayun, sabi ng kaibigan ko na, sabi niya, oo, pagkain, tara, pila tayo. Pero hindi kami naglaro ng football, pumila lang kami, tapos nakikain kami. Tapos, sa sobrang haba ng pinila namin, parang mga ganyan po, tapos hanggang doon, pagdating namin sa dulo, saging lang pala yung ibibigay. Isang isang saging lang po, tapos ganito kaliit yung saging. Tapos, ayun yung time na ano, pag uwi ko, sobrang saya ko kasi may mga bagay akong nalaman. Tapos dahil sa saging na yon, hindi ko si Coach Roy makalimutan. Siya yung, kasi siya yung unang foreigner na nakita kong pumunta rin sa Payatas. Meron pong mga Englishero na pumupunta rin, pero hindi mga foreigner, mga Filipino rin sila. Siya lang. Ay, sorry, Coach. Tapos ayun, nung time na nakilala ko yung lalaki na yon, kasi hindi pa ako sumasali ng kila Coach. Then yung grade 6 ako, nakilala ko yung isang player ni Coach Roy. Siya yung, si Ricardo po yun, para ano, mention, notice me. siya po yung nag-inspire sa akin na maglaro ako ng football. Grade 6 po ako nun, tapos nag-work pa rin ako nun kahit na grade 6 ako. Pero yung time na yon, nahihiya na po ako kasi malaki na po ako, tapos yung mga classmate ko, parang iniisip na po nila na, na mabaho ako kasi nagtatrabaho ako sa basura. So, yung time po na yon, iniisip ko na ano kaya yung bagay na magpapaalis sa akin sa trabaho na yon. Kasi yung time po na yon, pagod na rin po ako ng magtrabaho. Sinasabi ko po sa mama ko na ayaw ko na po magtrabaho. Pero sinasabi ng parents ko na, kung gusto po namin makapag-aral, kailangan po namin matutunan yung mga ganong bagay na magtrabaho kami. Then, yung classmate ko po na lalaki, in-invite niya ako na maglaro kila Coach Roy. So sabi ko, sige na nga, itatry ko na nga. Tagal-tagal mo na ako pinipilit. Di pa rin ako napapano. Tapos yun, pumunta kami sa covered court. Tapos naglaro kami. Then si Coach Roy, di ko matandaan yung eksaktong sinabi niya nun, pero may bagay na sinabi siya na nakapag-inspire sa akin. Yung parang about sa scholarship po ata yun na scholarship ba yun, Coach? Basta may sinabi siya nun sa akin, tinanong niya yung age ko, tapos kung nag-aaral daw ako. Sabi ko, opo, nag-aaral ako, tapos parang may scholarship na sinasabi si Coach. Yun yung time na inisip ko na, makakapag-aral ako ng tuloy-tuloy. Kasi yung sinasabi ng mama ko, hanggang elementary lang yung pwede kong tapusin kasi hanggang doon lang daw yung kaya ng parents ko na pag-aralin ako. Kasi sa elementary, wala naman po siya, wala siyang masyadong gastusin sa elementary. Sinasabi ng mama ko na matuto ka lang bumasa, sumulat, kaya mo nang dalhin yung sarili mo. Tapos iniisip ko na yung mga ibang tao nga dyan na gumagraduate, hindi ganun kadaling nakakakuha ng trabaho. Paano naman kaming, kung elementary lang yung tatapusin ko, saan kaya ako mapupunta? Tapos inisip ko na, Payatas na naman. Payatas na naman yung lugar na mapupuntahan ko. Pero yung time na yun, inisip ko rin na, hindi naman habang buhay nandun lang yung dumpside. Hindi lahat, habang buhay, doon tinatapon lahat ng basura na lahat ng tao ron may pagkakataong magbasura doon tapos ibenta yung mga kinukuha nila. Tapos yung time na sumali ako kay Coach, fast forward na po, natuto na akong mag-football tapos habang tumatagal ako sa pagpo-football, may mga bagay akong mga natututunan. Katulad na lang nung, mas mahalaga yung teamwork kaysa sa pagkapanalo ng team. Kasi sa teamwork, na makita mo palang na masaya kayo kahit talo kayo, masaya kayo kahit ano lang yung pagkain nyo, saging. Parang mas worth it na po kasi nakikita mo na kasama mo yung mga kabataan na may kaparehang buhay katulad sa'yo. Tapos yung isa pa pong nagpa-inspire sa akin, nung kapag ka nagtutournament po kami, lumalabas kami ng Payatas, pumupunta kami dito sa
BSM, parang second time ko na nag-tournament ako, pangalawang beses na dinala. Una kasi dinala kami sa Lasal ni Coach. Doon kami nag-compete, yun yung unang beses na nag-compete kami. Tapos dito yung second time ko sa BSM. Ano pa lang ako nun, 14, mga ganong edad. Na, sabi ko, ang tataas naman ng mga building dito, kasi sa Payatas po, wala namang exclusive subdivision doon, meron lang doon, USA, United Squatter Area. Yun po kasi yung tawag namin sa squatter din sa Payatas. Kasi may mga tindahan po ang pangalan, Dubai Ukay. Mga ano po, mga pangalan ng ibang bansa, pero pang low class. Puro gano'n lang po. Tapos ayun, sinasabi ko sa sarili ko na balang araw, makapasok din ako sa isa sa mga building dyan, na matutupad ko rin yung pangarap ko. Chati kiss, tatanong na oras. Na isang araw, matutupad ko rin yung pangarap ko. Then, may aahon ko rin yung sarili ko, tsaka yung pamilya ko sa hirap. And ngayon po, senior high school na ako. Mag-graduate na po ngayong next year ng March. Magka-college na po ako. Bala ko po na mag-try out sa varsity scholarship para po magkaroon ng libreng pag-aaral sa college. Kaya pinupush ko po yung sarili ko na mag-training, work hard. Then, habang sinasanay ko po yung sarili ko, dinadamay ko na rin po yung ibang kabataan din sa Payatas. Nagko-coach din po ako ngayon kasi gusto ko na hindi lang ako yung umangat. Hindi na kapag umangat ako, hindi sila lahat may iwan. Gusto ko po na sabay-sabay kami matutupad namin yung pangarap namin. Kasi hanggat may nakikita po akong street children, mga bata rin sa Payatas na ginagawa yung mga buhay na ginagawa yung mga ginagawa ko noon, parang nalulungkot po kasi bumabalik yung mga alaala na ayoko na sanang balikan pa. Kasi minsan may masakit na part na ayoko nang maalala. Katulad na lang yung mga pagsasakripisyo ko. Tapos yung pagtatrabaho ko sa basura. Kaya ngayon, yung mga bata namin, meron sobrang dami po kasi ng mga bata rin sa Payatas na willing silang maglaro ng football. Enjoy na enjoy nila yung paglalaro ng football. Mahigit nasa 200 na po ata yung mga bata doon na naglalaro. Tapos, kapag nagtitraining po kami, wala nang space para sa mga drills. Kasi parang napupuno na rin nila yung isang court namin. Kaya ginagawa namin, may mga time, per time na yung training session ng mga bata ron. Pero ako po kasi, pumapasok ako ngayon, medyo busy na po ako sa school dahil mga requirements namin sa school, marami nang pinapagawa. Kapag ka may free time po ako, kapag alam ko na hindi ako busy sa school, minsan, pag uwi ko sa school, maaga ako nakauwi, by 12, nasa bahay na ako. Mga, 1 or 2, pupunta na agad ako sa court tapos tuturuan ko yung mga batang nandun. Para, hindi po sila mawala sa football, para continuous pa rin yung pag-develop nila sa ano. Dahil ayaw naman po namin ni coach na nababakante yung time na sana natututo yung mga bata na mag-football para mag-develop sila. Ayun po, lagi ko po sa kanila sinasabi na pursigin lang nila yung sarili nila dahil balang araw, sasabihin nila sa sarili nila na, worth it pala yung mga sinasabi sa akin ni coach. Worth it pala na nagpapawis ako dito. Worth it pala na nagbibilad ako sa araw. Worth it pala na sumasakit yung katawan ko. Kasi alam ko, isang araw, makakuha rin sila ng scholarship, makakatapos din sila ng pag-aaral, at doon magsisimula ulit sila ng buhay nila. Na hindi na ganun katulad ng buhay namin dati. Aangat na yung buhay nila. And gusto ko lang po i-share na huwag nating hayaan na yung mga pagsubok na dumarating sa atin ay hindrance. Don't stop believing in God. Wag pong hayaan na yung mga paghihirap, yung mga pagsubok na dumarating sa atin, yun yung mag-stop sa atin para mangarap pa ulit, para tuparin yung mga pangarap natin sa buhay.
Gawin nating inspirasyon yung mga pinagdaan natin kasi alam ko na sa mga pinagdaanan ko sa buhay, may mga bagay ako natutunan at ayun yung mga bagay na nagpatatag sa akin para lagpasan lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ko. Maraming salamat po sa mga dumating dito.